Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa lahat ng aspeto, relasyon man, pamilya at sarili ay dapat lagi tayong sumusulong. Ibig sabihin ay meron man tayong pagkukulang ay palagi pa rin nating hangarin na makapagbagong buhay at bumawi. Ngunit paano kung imbes na pasulong ay paurong? Ikaw, kabarangay, handa ka bang iwan ang pamilya mong sa iyo ay wala namang na itutulong? Trahedya na sigurong may tuturing ang isilang sa broken family. Pero meron pa palang mas ibobroken ang pamilyang kinalakhan ng letter sender natin for today na si Chona. Matapos ang mga dinanas nila ng kapatid niyang si Tony sa kamay mismo ng mga magulang nila. Hindi madali at paulit-ulit ang pagkabigo. Ilang beses din silang nadapa pero imbes na ilugmok ang sarili sa putikan, ay mas pinili ni Chona na tumahan. Bumangon at lumaban alang-alang kay Tony. Kung ano-ano ang mga pagsubok ang kanilang napagtagumpayan, ay sama-sama nating tunghayan sa sulat na pinadala niya sa atin ngayong Sabado. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na lagi nakatutok sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chona, 30 years old at manager sa isang local fast food chain sa Maynila. Masasabi ko po na number one kayo sa puso namin ang bunso kong kapatid na si Tony dahil lagi po kaming nakikinig ng mga istorya ninyo. O di kaya ay nagpapasahan po kami ng recommendation stories ninyo na napapakinggan namin individually, lalo na kapag nagandahan kami ng husto. Gusto ko lang din pong samantalahin yung chance na sabihing marami po kayong nai-inspire na tao sa mga kwentong binabasa ninyo. Iba po kasi yung mga lessons sa dulo ng bawat kwento ng mga kabarangay natin na naisishare. Pakiramdam namin ay hindi kami nag-iisa sa buhay, lalo na po sa katulad namin ni Tony na may mabigat na pinagdaraanan. Yun din po ang rason kaya naisip naming magkapatid na sumulat sa programa ninyo. At umaasa akong marami kaming maaantig na puso. Papa Dudut, importante po sa isang bata ang magkaroon ng healthy relationship sa kanilang mga magulang, hindi ba? Dahil para sa isang bata, yung parents nila ang haligi at ilaw na huhubog sa kanilang pagkatao hanggang sa sila ay tumanda na. Kaya lang ay hindi po ganoon ang mga magulang namin ni Tony. Kabaligtaran po ng lahat ng mabuting parents sa mundo ang tatay Estoy at nanay Telma namin. Alam ko po na walang perpektong magulang, pero sila na po ang pinaka malala sa lahat ng malala. Hindi ko po ito sinasabi ng walang dahilan. Dahil ako mismo at ang kapatid ko ay produkto ng kabiguan ng pamilya namin na sila po mismo ang may gawa. Kaya nga hindi katakataka na sa kasalukuyan ay wala po akong planong mag-asawa at magkaanak. Aminado ako na hindi ko pa kayang mag-alaga ng baby dahil meron pa pong bata sa loob ko na hindi pa magaling at traumatized pa rin hanggang sa ngayon.
peste naman, Telma! Kung dumisplay-display ka doon sa labasan, akala mo dalaga ka pa! O, ay bakit? May batas ba na bawal akong tumambay doon sa tindahan sa kanto? Wala! Pero sigurado ako na may pinapakyutan ka doon! Masyado kang mang malisyoso, Estoy! Hoy, para sa kaalaman mo, bumibili lang ako ng ulam! Di ba nag-request ka ng kare-kare? Oh, may kare-kare sa katabing karinderya ng tindahan kaya doon ako pumunta! Huwag mo akong ginagawang tanga! Hindi kita ginagawang tanga! Ikaw itong nagmumukhang tanga sa kagaganyan mo! Ah, ganun ha? Hoy! Wala na nga tayong plato at baso tapos binasag mo pa yan? Litik ka talaga! Ganyan yung gagawin ko doon sa kabit mo! Sabihin mo, sino yung lalaking yun? Sinong kabit? Wala akong kabit, si Raulo ka! Ikaw ang si Raulo! Lika rito! Puntaan natin yung kinikindata mo doon sa kanto! Turo mo sa akin, dali! Iiwan mo nga ako! Halika! Halika, Jana! Sabi! Malakas ang loob mo kumarekag, diba? Ano pong nangyayari rito? Tay, anong ginagawa niyo kay nanay? Wala akong ginagawa sa nanay mo. Ba't di siya tanungin mo? Tutal, siya naman itong malandi. Lakas talaga ng amats mo, no? Ako ba talagang malandi? Eh, wala nga akong ginagawang masama. Bitiwan mo ko, sabi, nasasaktan ako. Sisigaw ako, ipapabarangay kita. Tay, bitiwan niyo na po si nanay. Kala mo naman inaano kita. Wala pa nga akong ginagawa sa'yo. Saksaan ka ng arte, Telma. Ikaw ang maarte? Anong sabi mo? Oh, sige, subukan mo. Ipapadampot kitang tarantado ka. Nay, tay, tumigil na po kayo, pwede ba? Nakakaya na po sa mga kapitbahay tapos natatakot na rin po si Tony sa ingay niyong dalawa. Bakit ako mahihiya? Yung nanay mo makati yung dapat mahiya. Alam mo, namumuro ka na talaga sa akin eh. Kanina mo pa ako sinasabihang makati at malandi. Sabihin mo hindi. Hindi naman talaga. Nay, please, huwag niyo na pong awayin si nanay. Bakit ba ako sinasaway mo? Iba alam mo rin yung usap-usapan ng mga kapitbahay natin tungkol sa lalaki ng nanay mo? Anong lalaki? Sino? Wala akong lalaki, baliw! Sabihin mo, Chona! Ano ba kasi yon? Sabi-sabi lang naman po sa labasan na meron daw kayong pinagagandahan na lalaki kaya lagi kayo nag-aayos ng sarili. Nag-aayos lang ng sarili? Meron na agad ibang lalaki? Oh, kita mo na! Hindi naman po kami naniniwala sa kanila, Nay. Anong hindi? Tay, pwede ba? Wala naman po tayong ebidensya. Tsaka, malay natin kung sinisiraan lang nila si nanay. Hirap kasi sa inyo, naniniwala agad kayo sa sabi-sabi. Masama bang mag-ayos ng sarili? Pag nagpaganda ko, meron agad akong kabet? Hoy, baka naman ikaw yung may kabet, Estoy. Kaya ako makapambintang ka sa akin, wagas. Pinagsasabi mo, wala akong kabet, Telma. Talaga lang ah. Eh, laman ka nga ng chismisan dun sa tindahan kasi lagi ka nilang nakikitang nagpupunta sa nightclub dun sa kabilang kanto. Sige, sabihin mong wala kang tinitable doon. Totoo po ba yun, Tay? Siyempre, totoo yun. Tinamaan ba naman ng magaling yung tatay mo eh. Galing din mag-imbento, lintek. Huwag na huwag mo akong pagbibintangan. Ikaw tatamaan sa akin, Telma. Sige, gawin mo para may kalagyan ka. Sinabing tumigil na kayo. Hindi na talaga kayo nahiya. Yung tatay mo yung walang ya. Buisit ka talagang babae ka. Wala pong pinipiling oras at araw kung magtalo ang parents namin, Papa Dudut. Kung kailan nila maisipang sitahin at inisin ang isa't isa, ultimo sa kalitlitang bagay ay ginagawa nila. Madalas kami noong nagigising ni Tony dahil sa sigawa nila. Tapos ang masahol pa ay nagwawala pa si tatay at hindi rin nagpapatalo si nanay. Kung pwede lang silang arestuhin dahil sa ingay nila ay baka matagal ko na po silang napakulong. Ako na lang po yung nahihiya para sa mga kapitbahay namin na kung minsan ay ginagawa na lang katatawanan ang pagbabardagulan nilang dalawa. May isang beses na sa asar ni nanay kay tatay ay hinabol niya ito ng palanggana at binato. Tinamaan po si tatay sa ulo at sa galit niya ay inagaw nito ang siyansin ng kapitbahay naming nagluluto ng ulam para ipamalo kay nanay. Nakakaya po talaga pero wala kaming magawa kasi alang nga namang layasan namin sila, hindi ba? 18 years old pa lamang po ako noon, Papa Dudut, at 10 years old pa lamang si Tony. Umiiyak na lamang yung kapatid ko kapag nag-iiskandalo ang parents namin tapos ako yung nagpapatahan sa kanya. Ewan ko po ba kung bakit sila ganon. Pinakaiisip ko yun nung bata ko. At isa sa mga reason na naisip ko ay baka dahil nagkakasawaan na sila sa pagsasama nila. Kwento kasi sa akin ni nanay na teenager pa lamang sila noong nagsama sila ni tatay.
Bali 17 siya at 90 naman po ang tatay namin. Nagtanan sila kasi tuto lang parents nila sa relasyon nila gawa ng nag-aaral pa sila noon. Noong dumating ako sa buhay nila ay naging malaking dagok po yun sa kanila dahil may heart condition ako. Parado po ang puso ko kaya kinailangan akong ilabas-masok sa ospital. Gumaling naman po ako habang lumalaki pero noong mga panahon na yon ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ng mga magulang namin para masustentuhan ang gamutan ko. Naging tendera sa palengke, hairdresser sa parlor, manikurista at nagtitinda ng pagkain ang nanay ko. Si tatay naman ay construction worker. Kumapasada ng jeep pero sideline lang. Naging tubero hanggang sa may nagpasok sa kanya bilang caregiver sa isang ospital sa lugar namin, Papa Dudut. Nay, ito na pong tubig niyo. Sige, salamat. Ay! Nag-message! Ano kaya sabi niya? Nay? Oh! Ay! Bilis naman niya mag-reply! Nay, sino po yung ka-text niyo? Ha? Ah, wala. Yung kumare ko lang. Patingin nga po. Eh, teka. Bakit ka ba nakikialam ng cellphone ng may cellphone? Hindi po kasi ako naniniwala na kumare niyo lang yan. Sa lapad ng ngiti niyo tapos parang kinikilig pa kayo. Kumare niyo lang ba talaga ang ka-text niyo? Patingin na po kasi. Ayoko nga kasi. Oh, yan! Nay, bakit niyo po ako sinampal? Ang kulit mo kasi. Alam mo naman na ayokong sinusuway ako tapos mapilit ka pa. Gusto ko lang naman po malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Hindi niyo naman po kailangan manakit. Hindi ka kasi nakakaintindi. Saka ano pa bang totoo yung gusto mong malaman? Hindi pa ba sapat yung sinabi ko para manahimik ka na lang? Masyado ka rin tamang hinala eh. Mana ka sa tatay mong ugok. Hindi niyo po ako masisisi. Malapit na po akong maniwala na totoo talaga na may ibang lalaki kayo, Nay. Ano? Nahawa ka na sa tatay mo? Hindi na po ako bata. Malaki na po ako at marami na akong napapansin, Nay. Huwag na po kayong magsinungaling. Sira ulo kang bata ka! Gusto masampalin ko naman yung kabilang mukha mo? Halika rito! Nay! Bitiwan niyo po ako! Habang lumalaki ka, lalo kang nagiging buwisit. Alam mo ba yon? Peste naman talaga buhay to! Hindi niyo po kailangan mag-react ng ganyan, Nay. Kinakausap ko lang po kayo ng maayos. Hindi mo ako kinakausap ng maayos. Pinaghihinalaan mo ako. Ayoko lang po masira pamilya natin sakaling totoo po yung hinala ko. Kaya nga po gusto ko kayong kausapin eh. Wala nga, hindi nga totoo. Pero alam mo sana, totoo na lang. Kasi kung meron ako makikilalang lalaki na di hamak na mas maayos kaysa tatay mo, eh sasama na ako sa kanya at iiwanan ko na kayong mag-aama. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi nyo na po ba kami mahal ni Tony? Sawang-sawa na akong mahalin kayong magkapatid dahil puro sakit na lang ng ulo ang binibigay nyo sa akin. Lalo ka na simula pagkabata mo dahil dyan sa sakit mo sa puso. Mabuti na nga lang gumaling ka eh, kasi papaampun na talaga kita. Tapos dagdagan pa niyang tatay niyong pulpol. Hindi naman po namin kasalanan yung nangyari. Huwag niyo po kaming sisihin, Nay. Sinong sisisihin ko? Yung mga kapitbahay natin? Sa akin lang po, hindi kayo dapat nagsasalita ng ganyan kasi nasasaktan po ako. Paano kung marinig pa yan ni Tony, edi lalong nagdamdam yung kapatid ko? Wala na akong pakialam kung masyadong emosyonal yung kapatid mo. Basta isa lang ang sigurado. Sawang-sawa na ako makasama kayo sa iisang bubong. Grabing daming taon ng pagtitiis ko sa inyo, ha? Nay, tama na po. Huwag niyo na pong sabihin yan. Huwag ka nang umiyak dyan. Akala mo inaano kita eh. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Pag ako nainis, tatampalin na talaga kita para may dahilan ka nang umiyak. Buwisit, makaalis na nga muna. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Panira ka sa araw ko. Saan po kayo pupunta? Pati ba naman yun? Naalamin mo pa? Napakapakialamera mo! Makapangyarihan ang mga salita. Naniniwala po ako doon kaya naman anong sakit sa pakiramdam ng mga rants ng nanay ko sa akin tungkol sa kung gaano na niya kaayaw ang buhay kasama ang tatay ko.
Hindi lang po kasi yon refleksyon ng relasyon nila kundi ng pamilya namin, Papa Dudut. Kung ganoon na hindi na siya masaya sa pagsasama nila. Ibig sabihin na hindi na rin kami sapat na magkapatid para manatili siya. Hindi ko alam pero malakas po ang kutob ko na may ibang lalaki ang nanay ko. Malaki na po ako at may isip na para hindi mapansin ang mga galawan niya. Madalas siyang nakatutok sa cellphone niya na para bang may inaabang ang text o tawag. Hindi naman po ako mausyoso pero isang araw ay may kung anong nagtulak sa akin para makialam sa phone ng nanay ko. Alam ko po ang password niya dahil ako po ang nag-setup noon kaya naman naging madali lang sa akin na buksan ang screen lock niya. Dumiretso po kagad ako sa messages niya at confirm na meron siyang katext. Ang nakasave sa phone niya ay water delivery. Pero hindi lang po basta usapan tungkol sa pagdi-deliver ng mineral water ang palitan ng mensaheng nabasa ko doon, kundi kung ano-anong klase ng landian at kahalayan. Naiyak na lamang po ako bago ko isarado ang phone ni nanay dahil hindi ko na po kayang basahin pa ang lahat ng mga nandun. Tapos eh hindi ko po kinabos si nanay na maghapon na yon kasi hindi ko alam kung paano ko siya patutunguhan. Kaso laking pagsisisi ko dahil kinabukasan ay nagising na lamang kami sa sigaw at galit ni tatay. Wala na po ang nanay, wala na rin ang mga gamit at damit niya sa cabinet namin dahil iniwan na niya kami matapos niyang makipagtanan. Hindi na po namin nahanap si Nanay Papa Dudut dahil siya mismo yung nagtatago sa amin. Tama nga ang hinala ko na kasama niyang umalis yung ka-textmate niya na may pangalan na water delivery sa phone niya dahil pinaghihinalaan na rin po pala ito ni tatay. Nakumpirma na lamang namin ang lahat kasi nag-awol daw ito sa pinagtatrabahuhan. Hindi na po namin alam kung saan sila nagpunta hanggang sa napagod na lamang kami na hanapin sila. Hindi po naging madali ang buhay naming magkapatid matapos kaming iwanan ni nanay sa poder ni tatay. Galit kasi at insecure ang tatay ko, Papa Dudut. Dahil sa nangyari kaya sa amin ni Tony niya binubunto ng lahat. Ako na po ang tumayong ate at nanay sa bahay namin, Papa Dudut. Pinagsisilbihan ko si tatay, ako po ang nagluluto ng pagkain namin. Naglalaba ng mga damit namin at nag-aasikaso sa kanila ng kapatid ko. Pero hindi pa rin naging madali ang pagdadala namin sa buhay dahil sa pagmamalupit sa amin ng sarili naming ama. Kung ituring niya kami ni Tony ay parang hindi niya kami anak at salot lamang kami sa pamamahay niya. Naapektuhan po ng husto ang mental health ko, Papa Dudut. Madalas akong umiiyak sa isang sulok at lagi na lamang akong malungkot. Pero hindi ko po yun pinapakita sa kapatid ko dahil ayokong mag-alala sa akin si Tony. Dahil sa sitwasyon namin ay apektado po ng husto ang pag-aaral ko. Pumaba po ang mga grado ko pero iginapang ko pa rin ang pag-aaral ko dahil alam kong yun lang ang magiging susi ko para umasenso. Nang mga panahon na yon ay kaka first year college ko pa lamang, Papa Dudut. Akala ko po ay wala nang isasama pang sitwasyon namin sa poder ng tatay namin pero meron pa pala. Dahil pagkaraan lamang ng 2 linggo ay nag-uwi ng babae si tatay na nangangalang Judith at ipinakilala sa amin ni Tony bilang bagong nanay namin. Ate, nasaan na po si nanay? Bakit hindi ko na siya nakikita rito sa bahay? Wala na si nanay Tony. Iniwan niya na tayo. Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Basta, malayo yung pinuntahan niya. Hindi na ba siya babalik? Palagay ko hindi na. Kinalimutan niya na tayo eh. Hindi na ba niya tayo mahal? Ay, hindi ko alam, Tony. Hindi na siguro kasi kung mahal niya tayo, hindi siya aalis. Hindi siya sasama sa ibang lalaki. Ano po? Sumama si nanay sa ibang lalaki? Bakit po? Ewan, bakit ba ang dami mong tanong? Namimiss ko na kasi si nanay, Ate Chona. Namimiss ko na rin siya pero tayo-tayo na lang ni natatay sa ngayon.
Si tatay, iiwanan din ba tayo ni tatay? Hindi ko alam. Natatakot ako mag-isa. Hindi ka mag-iisa kasi kasama mo ko. Hindi ako gagaya sa mga magulang natin, lalo na kay nanay. Hindi kita iiwan kasi kapatid kita. Mahal kita. Mahal din kita, ate. Oh, tamang-tama. Adyan kayong dalawa. Chona, Tony. Pasok ka, sweetheart. Pagpasensya mo na tong bahay. Masyadong makalat. Hindi pa nakakapagligpit tong panganay ko. Naku, wala yun. Sanay na ako sa makalat. Ala, sige. Maupo ka muna. Tony, kunin mo nga tong damit mo. Ba't nandito sa upuan? Nakakaya, iligpit mo yan. Opo, tay. Akin na po. Bilisan mo! Huwag kang kukupat-kupat dyan. Ikaw naman, Estoy. Natatakot sa'yo yung bata eh. Hayaan mo, para alam niya kung sino masusunod sa bahay na to. Oh, Chona, ano ba tinatanga-tanga mo dyan? Di mo man labaalokin na may inom yung bago niyong nanay? Po? Bagong nanay? Siya si Judith, girlfriend ko. Pero magiging nanay niyo na rin siya. Hello, Chona. Nice to meet you. Hindi mo naman sinabi na malaki na pala ang panganay mo. At maganda rin, ah. Mawalang galang na po, pero ano pong ibig sabihin ni tatay na kayo na raw magiging bagong nanay namin? May nanay na po kami. Meron nga, pero nilayasan naman tayo. Di ba nga, nakipagtanan yung malandi yung nanay doon sa magtutubig na lagi niya pinapagandahan sa kanto? Hindi po totoo yan! Hindi po sumama si nanay sa ibang lalaki! Ate, sabihin mo hindi totoo yan! Tony, sinabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Iniwan na tayo ni nanay. Sumama na siya sa ibang lalaki at hindi na siya babalik. Kasi kung mahal niya tayo, hindi niya yun gagawin. Tama, Ate Chona mo, Tony. Palibasa, bubuit ka pa. Hindi mo pa naiintindihan lahat. Tay, pwede ba? Tumigil na kayo. Lalo niyo na pinapaiyak si Tony. Tony, tahan na. Ayaw yata sa akin ang mga anak mo, Estoy. Anong ayaw? Wala silang karapatang ayawan ka. Dahil mga anak ko lang sila. Ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Dadaling ko at patitirahin kung sinong gusto ko sa pamamahay na to. Pero hindi niyo po kami mapipilit ni Tony na palitan si nanay sa buhay namin. Siya pa rin ang nanay namin, tay. May nanay bang nangiiwan? May nanay bang mas pinili yung iba kaysa sa pamilya niya? Wala! Kaya simula ngayon, si Judith na ang bagong nanay niyo. Swerte nga kayo eh. Madaling kausap tong girlfriend ko. Aarte pa ba kayo? Ayoko po siya maging nanay! Wala akong pakialam. Kung hindi kayo susunod na magkapatid sa patakaran ko, mabuti pa lumayas na rin kayo sa bahay ko. Mga palamunin lang kayo. Sana, sinama na lang kayo ng nanay niyo nung umalis siya. Kaso nag-iwan pa siya ng kargo at sakit ng ulo. Tumahimik ka! Sasapakin na kita! Tumigil ka sa pag-iyak! Tay, please! Huwag niyo nang patulan si Tony! Sawayin mo kasi ang kapatid mo! Pareho kayo mga bobo! Tony, halika na! Doon na lang muna tayo sa labas. Magiging honest ako sa inyo, Papa Dudut, tungkol sa feelings ko ng mga panahon na yon. Hindi po ako masaya. Sobrang sakit ng kalooban na makitang may pinalit na kaagad na ibang babae si tatay. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil si nanay ang unang nang iwan sa kanya. Kaya lang ay bakit ganun po? Feeling ko ay trinaydor kami ng mga magulang namin. Pareho silang may pinili at hindi nila kami pinili ng kapatid ko. Maganda po si Judith, maputi, balingkinita ng katawan at mas bata kay tatay, Papa Dudut. Pero may attitude at madaldal, mahilig tumalak at masyadong pakialamera. Siyempre sinubukan namin siyang pakisamahan lalo na nang tumira na siya sa bahay. Bale, nagtatrabaho si Judith bilang waitress sa nightclub sa lugar namin na madalas palang tinatambayan ni tatay noon kapag nagtatalo sila ni nanay at mas dumaras nga lang nitong iniwanan na siya. Nang malaman ko po yun ay lalo akong nanlumo dahil kung iisipin ay hindi lang pala si nanay ang merong iba. Dahil posibleng may namamagitan na rin sa kanila ni Judith noon pa man. Nang mga panahon na yon ay panay pa rin po ang paghahanap ni Tony sa nanay namin. Sa edad niyang yon ay hindi pa niya lubos na intindihan ang sitwasyon ng pamilya. Kaya sa abot ng makakaya ko ay pinapaliwanag ko ang lahat sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako nagsinungaling sa kanya nang sabihin kong iniwanan na kami ni nanay. Dahil sumama na ito sa ibang lalaki.
pero hindi ibig sabihin noon ay mapapariwara na kami. Sinigurado ko kay Tony na hinding-hindi ko siya pababayaan. Nako ang ate niya at tagapagtanggol. As time goes by ay lumabas na rin ang tunay na kulay ni Judith nang simulan niyang saktan ng bunso kong kapatid. Tony! Tony! Nasaan ka na bang bubuit ka? Ah, nandyan ka lang pala. Bakit po, nanay? Huwag mo nga akong tawaging nanay. Hindi kita anak. Bakit niya po ako piningot? Aray ko po! Aray ko po! Ano nangyayari dito? Tony! Bitiwan mo kapatid ko! Ouch! Ate Jonna! Bakit ba tinulak? Tinatanong mo pa talaga kung bakit? Paano ko nabalian ako ng buto? Napasama yung bagsak ko. Susumbong talaga kita sa tatay mo. Ikaw pang may ganang magsumbong, eh ikaw nga tong huli ko sa akto na sinasaktan ng kapatid ko. Kapal ng mukha mo, kala mo kung sino ka? Hindi ako kung sino lang sa pamamahay na to, para sa kaalaman mo lang ha. Mas may karapatan pa nga ako rito kumpara sa inyo. Sinasabi ko na nga ba eh, lalabas din ang tunay mong kulay, bait-baitan ka lang. Ano ba kasing klaseng kabaitan ang gusto nyo? Maniniklohod ba ako dun sa simbahan, parang ganon? Magpapakasanto ako? Pasalamat nga kayo, tinanggap ko kayo bilang mga anak eh. Ayoko nga sa mga bata, lalo na dyan sa kapatid mo. Ay, teka, maalala ko. Hoy, Tony, may kasalanan ka pa sa aking bata ka ha? Halika rito, hindi pa ako tapos sa'yo. Huwag ka magtago sa sayo ng ate mo. Huwag niyo po ako saktan. Ano magsaktan? Gusto mo ikaw saktan ko? Aba, matapang ka na ha? Matapang talaga ako, lalo kapag kapatid ko na pinag-uusapan. Bago mo ipagtanggol yung kutong lupa na yan, alamin mo muna ang kasalanan niyan. Sandali. Oh, kita mo tong bago kong bag? Minansyahan lang to niyang kapatid mo. Paano mo naman nasigurado na si Tony may gawa niyan? Eh watercolor niya to. Nakita ko siyang gumagamit na nung nakaraan. Aminin mo na, Tony. Hindi ka naman po sinasadya, Ate Jonna. Tony! Puisit ka? Mamahalin pa man din to? Tapos dinumihan mo lang? Kulang pa yung pagpingot ko sa tenga mong ugok ka. Halika! Papaluin kita! Subukan mo saktan kapatid ko, magkakamatayan tayo. Isusumbong ko kayo sa tatay niyo. Humanda kayo! Eh di magsumbong ka. Total, diyan ka naman magaling eh. Talaga? Alam niyo? Sawang-sawa na talaga akong kasama kayo sa bahay na to. Hindi ko naman talaga kayo gusto. Kundi lang dahil sa tatay nyo. Sana mawala na lang kayong magkapatid. Sana mamatay na lang kayo para wala ng perwish sa buhay ko. Naririnig mo bang sinasabi mo? Kasi kung oo, kinabutan ka nga. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ni sa hinagap, hindi ko pinangarap na magkaroon ng mga anak. Tapos katulad nyo pa? Hindi rin namin pinangarap na magkaroon ng bagong nanay. Lalo na kung katulad mo. Yabang mo naman magsalita, Jonna. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Eh di mo nga kayang mabuhay nang hindi nakaasa sa tatay mo? Tapos may kapatid ka pang sintusinto. Hoy, Tony! Hindi pa tayo tapos! Inis na inis pa rin ako sa'yo! Tumahimik ka na nga! Awang-awa po ako sa sitwasyon naming magkapatid. Pero wala po akong magawa ng panahon na yon. Pakiramdam ko ay nakagapos ang mga kamay namin at may takip po ang bibig namin sa loob ng sarili naming bahay. Ibig sabihin ay wala kaming karapatang magreklamo at ang dapat lamang naming gawin ay sumunod sa kagustuhan ni tatay at ng babae niya. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Lalo pa't pinabayaan na kami ng mga magulang namin. Oo, buhay nga sila pero inabandonan nila kami. Kahit pa paano, kaya ko pang tiisin yung sitwasyon at nakapagpatuloy pa rin sa buhay kahit na ang hirap-hirap na. Pero kay Tony po ako naaawa kasi ang bata-bata pa niya para pagdaanan ng lahat ng masasalimuot na nangyari sa buhay namin. Hindi ba kapag nagdala ka ng bata sa mundo ay minamahal mo sila? Responsibilidad yon ng mga magulang dahil kargo nila ang mga anak nila. Hindi natatapos sa pinansyal na aspeto ang responsibilidad na yon
Dahil mas malaking factor ng pagkakaroon ng anak ang pagmamahal mo sa kanila bilang magulang. Lahat ng yun ay hindi po namin naranasan simula nang maging broken family kami, Papa Dudut. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga anak na may buong pamilya dahil mabubuting tao at nagsisikap sa buhay ang mga magulang nila. Sinabi ko na po ito pero sasabihin ko ulit ngayon. Galit ako sa mga magulang namin dahil pareho silang may pinili. Tapos ay hindi nila kami pinili ni Tony, pinabayaan nila kami, Papa Dudut. Dahil sa hindi magandang sitwasyon ng pamilya namin at iba pang mga problema, tuluyan ko na pong hindi kinaya na ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Doon ako kusang nag-drop out sa school sa halip ay namasukan na lamang ako ng trabaho. Una ay bilang dishwasher sa isang lugawan. Tapos ay pinasok ako ng kaibigan kong service crew sa fast food na pinagtatrabahuhan niya. Laking tuwa ko kasi kahit paano ay kumita na ako ng pera. May mga benefits pa at chance na ma-promote basta masikap at masipag lamang sa trabaho. Bukod doon ay hindi na ako umasa sa tatay kong sala sa init, sala sa lamig kung magbigay sa amin ni Tony. Akala niya kasi ginagastos ko lamang sa kung saan saan ang kakarampot na perang ibinibigay niya. Pero para naman yon sa pagkain namin, bills at iba pang mga bayarin sa bahay. Madalas din na wala siyang ibinibigay na pera dahil nauubos sa bisyo niya at napupunta kay Judith. Tapos sa akin siya nagagalit kapag wala na akong bigas na maisasaing o di kaya ay pagsardinas na lamang ang ulam namin. Hindi ko makakalimutan yung isang beses na iningudgud niya ako sa ginisa kong sardinas dahil sawang-sawa na raw po siya na kumain ng dilata. Sinagot ko siya kaya nagalit siya sa akin pero sa pagkakaalam ko ay nasa katwira naman ako. Nagalit din ako sa kanya kasi wala na nga kaming makain ay nakuha pa niyang mag-aksaya. Simula noon ay lalong lumayo ang loob ko kay tatay. Papa Dudut, nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho dahil pangarap ko pong makaipon at makapagsarili na kami ng bahay ng kapatid ko. Hindi ko na po kasi kayang pakisamahan ang live-in partner ni tatay dahil ginagawa niya kaming alila sa sarili naming pamamahay. Ang tamad-tamad niya at ni hindi niya malabhan kahit man lang damit nila ni tatay. Ako pa po ang naglalaba ultimo underwear niya sa rest day ko, Papa Dudut. Pag nasa bahay siya ay puro lamang siya kain kaya nauubos yung mga stocks namin na binibili ko gamit yung sweldong kinita ko. Wala rin siyang ginawa kundi ang magpaganda at ibalandra ang sarili niya sa labas na nagiging mitsa para magselo si tatay at mag-away sila. Otosera na masama pa ang ugali dahil lagi niya rin kaming chinichismis ni Tony sa mga kapitbahay namin. Kung ano-anong masasamang bagay ang iniimbento niya para lamang masira kami sa mata ng ibang tao. Sukang-suka na po talaga ako sa ugali niya. Hindi ko na siya masikmurang pakisamahan, Papa Dudut. Mabilis po na nagdaan pa ang mga taon, tumuntong na sa ikahuling taon ng senior high school ang kapatid ko, Papa Dudut. Magkokolehiyo na si Tony at masayang-masaya ako dahil masikap sa pag-aaral ang kapatid ko. Mataas ang pangarap niya para sa aming dalawa kaya lalo po akong nagsikap sa pagtatrabaho, maitaguyod lamang siya. Hi Ate Chona, ako na dyan sa mga uhugasan. Uy Tony, okay lang, patapos na rin ako. Upo ka na dyan ha, kain ka na. Pinagtabi kita ng paborito mong fried chicken. Leg part. Naku ate, mukhang mapaparami kain ko nito. Ay, may dala nga pala ako para sa'yo ate. Hindi ka dito sa lamesa. Oh, ano yan? Teka sandali, set up ko lang. Ayan. Cake? Tony! Happy birthday ate Chona! Pasensya ka na kung maliit lang yung cake ate ha. Doon ko lang nabili yan sa bakery malapit sa school namin. Pero promise, masarap yan. Nag-abala ka pa talaga. Baka naman allowance mo pinambili mo niyan ha. Hindi allowance ko pinambili ko dyan.
Kumita kasi ako sa pagre-repair nung sirang cellphone ng mga kapitbahay natin. Kaya nagtabi talaga ako para may pambili ko ng cake mo ngayong birthday mo. Nagustuhan mo ba? Tinatanong pa ba yan? Siyempre gustong gusto. Mabuti naman kung ganun. Ay teka, sindihan ko lang tong kandila para mahipan mo na. Saan ba yung posporo? Ayun, teka. O ayan ate, sige na. Mag-wish ka tapos hipan mo na. Sige. Okay, hipan ko na. Yay! Happy birthday ulit ate! Tabi ko muna tong cake ha, tapos sabayan mo na akong kumain. Ay, teka ate, kumain ka na ba? Kain ka ulit, sabayan mo ako. Sige, papak na lang akong ulam. Oh, etong kanin. Damihan mong kain mo ha. I'm sure napagod ka sa klase mo. Nakakapagod, pero masaya naman ako. Ate, thank you ha. Thank you saan? Sa binigay mong chance na makapag-aral ako ulit. Pangako, magsisipag ako. Magsisikap ako para makatapos. Ipagmamalaki mo ako balang araw, ate. Ngayon palang pinagmamalaki na kita, Tony. Alam ko, nakikita ko sa'yo yung dedikasyon mo sa pag-aaral. Kaya nga, nangangako rin ako sa'yo na gagawin ko lahat para makapagtapos ka. Susuportahan kita sa mga pangarap mo kasi para ko na rin pangarap yung tinutupad mo. Salamat, ate. Walang anuman. Kain ka pa. Naisip ko lang sana kasama pa rin natin si nanay, no? Siguro magiging proud din siya sa akin katulad mo. Ay, namimiss ko na si nanay ate. Sa palagay mo naiisip niya tayo? Hindi ko alam. Hindi mo ba siya namimiss? Miss na miss ko na rin siya. Kahit galit ako sa kanya, lagi ko pa rin naiisip si nanay katulad mo. Walang araw at gabi simula nang iniwan niya tayo at ipagpalit sa iba na hindi ko hiniling sa Diyos na sana isang araw bumalik siya. Lagi akong tumitingin sa pintuan natin at umaasa na makikita ko ulit si nanay na nakatayo dyan. Sabi ko rin sa sarili ko, galit ako sa kanya at hindi ko siya kayang patawarin, pero pag bumalik siya, kaya ko nang kalimutan lahat ng hinanakit ko sa kanya at pang-iiwan niya sa atin. Ako rin. Gustong gusto ko na rin makita si nanay. Kahit pinapalo niya ako noon tsaka sinisigawan, mahal ko pa rin siya. Pati si tatay, mahal ko pa rin. Kahit pinagpalit niya na si nanay. Ganito pala yung pakiramdam kapag broken yung family niyo. Mabuti na lang nandyan ka, Tony. Kahit papaano, hindi ko nararamdamang mag-isa ako. Ate, ako yung dapat magpasalamat kasi tinupad mo yung pangako mo noon sa akin na hindi mo ako iiwan. Kapag naiisip ko nga yung sinabi mo, napapanatag yung dibdib ko eh. Nawawala yung takot ko sa puso. Tsaka mas tumatapang ako. Sorry kung kailangan mong isakripisyo mga pangarap mo para sa akin ate ha. Tingnan mo, di ka na nakagraduate kasi kailangan mong magtrabaho para masuportahan yung pag-aaral ko. Wala yun. Masaya ako sa ginagawa ko kasi alam ko hindi na pupunta sa wala yung pagsasakripisyo at pagsisikap ko. Tsaka mahal na mahal kita, Tony. Kung hindi kaya ni nanay at tatay na pag-aralin ka, igagapang kita. Kaya huwag ka na masyado mag-alala dahil hanggang nandito ko, hindi ka mag-iisa. Hanggat magkasama tayo ate, hindi ka rin mag-iisa ate. Matagal na panahon tayong magsasama. I love you ate. Para sa akin, ikaw ang the best ate, nanay at tatay in the whole world. Kita mo to ng bola pa. Hindi yun bola. Birthday mo rin kasi, kaya… Ah, ganon? Sabi na. Joke lang, ikaw naman. Hindi ka na mabiro. Pero seryoso ate, thank you and I love you. Sana matupad yung wish mo ngayong birthday mo. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang hiniling ko noong birthday ko ay sasabihin kong hindi yon tungkol sa pagbabalik ni nanay at pagkakaayos nila ni tatay, kundi ang makapagtapos ang kapatid ko sa pag-aaral niya at matupad ang mga pangarap niya sa buhay. Si Tony na lamang ang naging isang pamilya ko, Papa Dudut. Kaya alam kong mapalad pa rin ako ng mga panahong yon. Meron pa rin akong kakampi sa katauhan ng kapatid ko kahit na iniwanan na kami at inabandona ng mga magulang namin.
Pakiramdam ko ay kayang-kaya kong mapagtagumpayan ang lahat ng mga laban namin sa buhay basta magkasama lamang kami, Papa Dudut. Masaya ako na nakikitang nagpapatuloy ang kapatid ko sa buhay. Nagsisikap at patuloy na nangangarap sa kabila ng trahedya na pinagdadaanan namin sa pamilya namin. Sabi ko nga sa sarili ko ay totoong may Diyos pa rin at nakikinig pa rin siya dahil hindi pa rin niya kami pinababayaan. Papa Dudut, malapit na po akong makaipon noon ng perang pwede naming ipagrenta ng maliit na kwarto ng kapatid ko nang may mangyari ulit sa pamilya namin. Yon ay nung inalad si tatay sa trabaho niya kaya natanggal siya. Padalas na rin po ng padalas ang pag-aaway nila ni Judith sa kadahilan ng nanlalalaki raw po ang live-in partner niya. Ayoko na lang magsalita pero tama naman ang tatay ko dahil naririnig kong may kahagikhikan sa cellphone this oras ng gabi. Ang malanding babaeng yon, Papa Dudut. May pagkakataon na gusto ko siyang sabunutan kasi ang harot-harot niya. Pero masyado na pong pagod ang katawang lupa ko para pag-aksayahan pa ng lakas ang katulad niya. Kaya lang lalo naman pong naging impyerno. Ang impyerno na naming pamamahay. Halika sinabi! Huwag ka na magpumiglas! Mas lalo kong masasaktan sa akin! Ulo ka! Bitawan mo nga ang braso ko! Anong bitawan? Paano? Para puntahan mo na naman yung katable mo? Nag-usap na tayo na hindi ka natatanggap na katable, di ba? Kailan tayo nag-usap? Kasi wala akong maalala. Sira ulo ka! Bakit mo ako sinampal? Demonyo ka! Tay, ano po nangyayari rito? Eh bakit hindi mo tanungin niyang magaling na babaeng yan? Anong ako? Wala akong kasalanan dito. Yung baliw mong tatay yung may sayad. Mantakin mo ba naman bigla-bigla na lang pumunta sa pinagtatrabahuhan ko para manggulo? Nababaliw ka na, Estoy! Kung di ka ba naman kasisat kalahating malandi, pinagbawalan na kita bumalik sa club na yun dahil kaya naman kita buhayin. Pero napakatikas pa rin ang ulo mo! Hindi ka nga rito! Dapat siguro siya inuutog sa pader para matauhan ka! Jonah! Abatin mo ang tatay mo! Baliw! Sigurado magtatagda ka na ngayon! Tay, bitiwan niyo si Judith! Huwag ka makialam dito, Chora! Tuturuan ko lang ng leksyon tong kerengkeng na to! Ako pa talaga ang kerengkeng, ha? Saka bakit mo ba ako pinagbabawalang magtrabaho? Akala mo ba, sapat na yung sweldong binibigay mo sa akin? Hoy, para sa kaalaman mo, magkano lang naman yon? Na hindi nga ako makabili ng bagong damit at sapatos sa liit ng inaabot mo sa akin. Ano ka mo? Ihalos ibigay ko na sa iyo lahat ng sweldo ko, ha? Masyado ka lang gastador. Tapos sasabihin mo sa akin na kukulangan ka. Hindi pa bahalata. Ayoko na sa'yo. Ha? Ano sabi mo? Hindi na ako masaya sa'yo. Ayoko nang tumira rito sa bahay niyo kasama yung mga anak mo. Judith naman, huwag mo naman sabihin yan. Tagal-tagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo pero punong-puno na ako sa'yo. Lalo dyan sa mga anak mo. Bakit ba? Wala naman kami ginagawa ni Tony sa'yo, ah. Yung simpleng pag-i-exist nyo palang nakakainis na. Sabihin mo, tama si tatay. Malandi ka lang. Akala mo ba hindi ko napapansin na kung panay ka paganda dyan sa labasan? Pati ba naman ikaw, Jonah? Hoy, Judith! Iwan mo ako sa'yo! Bitawan mo nga anak ko! Umusa sa purutan! Sabi, bitawan mo eh! Magsama-sama kayo! Pare-pareho kayong buwisit sa buhay ko! Lalayasan ko na kayo! Huwag niyo akong pipigilan! Eh di umalis ka! Gusto mo ihatid pa kita eh! Tumahimik ka na nga, Chona! Judith! Huwag mo akong iwan! Parang awa mo na! Heh! Bitawan mo ako! Nangyari na nga po ang kinakatakutan ng tatay ko matapos siyang hiwalayan at iwanan sa ere ni Judith. Suklam na suklam po ako sa babaeng yon dahil ginamit lang niya ang tatay ko. Hinututa ng pera tapos pinagmukhang tanga sa dulo. Gusto ko rin pong maawa kay tatay dahil dalawang beses na siyang iniwanan. Pero hindi ko pa rin makakalimutan yung pag-abandona niya sa amin noong dumating sa buhay niya si Judith. Parang nakalimutan niyang may mga anak siya. Porke masaya siya sa babaeng yon. Tapos nung iniwanan siya ay sa amin ulit niya binunto ng galit niya, Papa Dudut.
Napakasahol niya. Kung mainitin na ang ulo niya noon ay mas lalo pang naging magagalitin si Tatay Estoy Papadudut. At ang madalas niyang pagbalingan ng galit niya, lalo paglasing siya ay ang bunso kong kapatid na si Tony. Nalaman ko po yun nung isang beses na may napansin akong black eye sa kapatid ko. Nagsinungalin pa nga sa akin si Tony, sinabi niya na napaaway siya sa mga siga sa kabilang barangay. Pero kilala ko po ang kapatid kong mahinahong tao. Sa huli ay nakumbinse ko siyang aminin sa akin kung sinong sumuntok sa kanya. Doon na niya sinabi na si Tatay Papadudut. Agad pong umakyat ang dugo ko sa ulo ko dahil sa galit para sa sarili naming ama. Pero inawad po ako ni Tony noong plano ko nang kumprontahin ang tatay namin. Gulo lang daw yon at tatay pa rin namin yon. Nagmura po ako Papadudut dahil kung tatay talaga namin yon, hindi niya sasaktan ng ganon ang kapatid ko. Dahil sa pakiusap ni Tony ay pinalampas ko na lamang po ang pananakit sa kanya ng tatay namin. Pero isang araw ay naabutan ko pong binubugbog ulit ni tatay si Tony, pero sobrang lala noon dahilan para maospital ang kapatid ko Papadudut. Kaya po pala kabado ako noon habang pauwi sa bahay namin at lalo lamang akong kinabahan noong makita ko yung umpukan ng mga tao sa labas ng bahay namin. Yun pala ay kulang na lamang ay patayin ni tatay si Tony. Hindi ko na po inalam na mga panahon na yon ang dahilan kung bakit nauwi sa ganung pangyayari ang lahat dahil mas concerned ako sa kapatid ko. Putok ang ulo niya, dumudugo ang ilong at nguso at may bali pa yata sa ribs. Matapos tadyakan ni tatay, as usual ay lango sa alak si tatay Papadudut. Hindi naman lumaban si Tony kaya napuruhan siya. Matapos kong madala sa ospital ang kapatid ko ay agad kong pinadampot sa mga tanod ang tatay namin. Inireklamo ko siya sa barangay at pinablatter. Gusto ko pa siyang makulong ng panahon na yon kasi napakasama niyang tao. Pero muli ay pinakiusapan ako ni Tony na huwag ko na raw ituloy dahil naaawa siya sa tatay namin. Sa huli ay napapayag po ako ng kapatid ko kahit na galit ako noon kay tatay. Pinagkasundo kami sa barangay at nangako si tatay na hindi na niya uulitin ang ginawa niya Papadudut. Ako na po ang naging breadwinner sa pamilya namin. Nagkakaroon naman ng trabaho si tatay pero sideline lang gawa ng walang tumatanggap sa kanya dahil kumalat na sa lugar namin ang pagiging bayolente niya. Hindi na niya kami masyadong pinakikialamanan ni Tony pero napansin naming naging distant siya sa amin. Hindi ko na lamang po pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon dahil pasalamat na lamang siya kasi hindi namin siya iniwanan o nilayasan. Hanggang sa lumipas po ang 2 buwan. Meron po akong unexpected call na natanggap na walang iba kundi galing kay nanay. Gusto niya pong makipagkita sa akin pero ayaw niyang umuwi sa bahay dahil nahihiya raw siya kina tatay at Tony. Ayaw ko sana siyang kitain pero mapilit po ang nanay ko. Nakunak, buti na lang pumayag kang makipagkita sa akin. At mabuti na lang din hindi ka nagpalit ng number. Natawagan pa kita. Nay, sabihin niyo na lang po kasi yung rason kung bakit kayo biglang nakipagkita sa akin. May trabaho pa po ako eh. Anak naman eh, parang hindi mo ako namimisa. Pero bago yon, kamusta na ba kayo ng tatay mo? Si Tony, kamusta na yung bunso ko? Ay nako, siguradong malaki na yung batang yon. Ay, tama po kayo. Malaki na po si Tony. Natangkaran ka na ba? Kasi manay yun sa tatay niyo eh. Opo, matangkad na rin si Tony. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Hindi po ba kayo makapaniwala? Ilang taon na ba simula nung iniwan niyo kami? 10 taong gulang pa lang nun si Tony. 18 na siya ngayon, Nay. Sa loob ng mahabang panahon na yon, ni Anino niyo hindi namin nakita. Tapos bigla-bigla kayo magpaparamdam sa akin ngayon na parang walang nangyari, na parang hindi nyo kami iniwanan. Chona, anak, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin napapatawad ang nanay? Hanggang ngayon ba masama pa rin ang loob mo sa akin? Aba, bakit naman po hindi sasama loob ko sa inyo eh? Pinagpalit mo kami sa ibang lalaki. Tama ako, di ba?
na meron kayong iba tapos nakuha niyo pang magsinungaling sa akin. Paano niyo po yun na atin, Nay? Paano niyo po kami nakayang iwanan ni Tatay? Hay, alam mo naman na hindi na kami okay ng tatay mo noon, di ba? Hindi na ako masaya sa kanya. Masama ba na hangarin kung lumigaya? Nagkataon na yung asawa ko ngayon yung andon. Wala naman sigurong masama kung unahin kong sarili ko, di ba? Seryoso po ba talaga kayo dyan? Hindi man lang ba kayo kinikilabutan habang sinasabi ang mga bagay na yan, Nay? Sa lagay, utang na loob pa pala namin sa inyo na iniwan nyo kami noon, no? Ayos din po talaga kayo. Matagal na naman yun. Dapat nga naka-move on na kayo. Lalong-lalo ka na. May isip ka na, Chona. Hindi ka na bata nung iniwan ko kayo. 18 anyos ka na noon. Ilang taong ka na ba ngayon? 25? 26? Ah, basta matanda ka na. Kung ipagpipilitan niyo po na tanggapin na lang namin yung ginawa niyong pang-iiwan sa amin at mag-move on, mabuti pa mauuna na ako sa inyo. Uy, sandali! Sandali! Anak naman, huwag ka kasi muna umalis. Umupo ka muna. Nay, ano ba kasing kailangan niyo? Nahihirapan na akong kausapin kayo tapos ayaw niyo naman akong paalisin. Tapos sa ugali niyong yan, sinong gaganahan na makita kayo ulit? Tinanong niyo ako kanina kung hindi namin kayo namimiss. Miss na miss po, Nanay. Lalo na yung kapatid ko. Simula bata siya hanggang ngayon na malaki na siya, lagi pa rin po niya kayong hinahanap. Kahit ako, hinahanap ko pa rin kayo. Pero pagkatapos ng pagkikita natin to, parang ayoko na ulit kayong bumalik sa buhay namin ni Tatay. Hindi naman ako nagpakita sa'yo para makipagbalikan sa tatay mo. Ayoko na sa lalaking yon. Ay... Ang rason talaga bakit kita kinontak uli, anak, eh para ano, para manghiram ng pera sa'yo. Ano po? May sakit kasi yung anak namin ang kinakasama ko. Kapatid nyo rin naman yun. Kaso gipit na gipit kami. Natanggal pa sa pinagtatrabahuhan niyang imprenta yung live-in partner ko, kaya madalas kaming sumasala sa pagkain. Eh, yung kapatid niyong yun may epilepsy. Hindi ka ba naaawa, anak? Kahit magkano lang, pahiramin mo ko. Pangako, babayaran ko rin. Nay, napakakapal naman po ng mukha niyo. Ano tingin niyo sa akin, bangko? Kung magsalita kayo, parang may pinatago kayong pera sa akin, ah. Makapal na kung makapal yung mukha ko. Pero para naman to sa anak ko. Di ka ba nakikinig? Kapatid nyo rin yun, kaya bakit ayaw mong tulungan? Paano pag namatay yung anak ko? E de cargo de konsensya mo pa. Hindi ko na po responsibilidad yung anak nyo. Tsaka, mukha ba akong may ipapahiram sa inyo? Para sa kaalaman nyo, marami akong gastusin sa bahay. Ako po nagbabayad ng bills at bumibili ng pagkain namin. Ako rin nagpapaaral kay Tony. Kahit magkano lang, kahit 1,000 lang. Hindi po ba kayo nakakaintindi? Napakadamot mo naman, Chona. Akala ko pa naman sa lahat ng mga nilapitan ko, ikaw na tong magbibigay agad. Akala mo ba hindi ko nababalitaan sa mga kapitbahay na promoted ka na dito sa pinagtatrabahuhan mo? Ibig sabihin, malaki na yung kinikita mo, kaya matuto ka mag-share. Sige ka, baka karmahin ka tapos mawala na lang sa'yo yung mga pinaghirapan mo balang araw. Wala akong nagawa kundi ang pautangin si Nanay, Papa Dudut. Ang lakas kasi niyang mang-gaslight na akala mo ay siya itong biktima sa aming dalawa. Kahit nanay ko siya ay gusto ko po siyang sabunutan dahil kumukulo ang dugo ko sa pagmumukha niya. Pinakapal na ba talaga ng panahon ang balat niya o talagang kapit lamang siya sa patalim? Kaya nakuha niyang makipagkita sa akin para umutang. Grabe! Speechless po ako at hindi makapaniwala, Papa Dudut. Kung totoo ang reincarnation ay ayoko na pong bumalik, Papa Dudut. Ayoko na pong maging isang anak sa mga magulang na katulad ni nanay at tatay. Dahil pagod na ako physically, mentally and emotionally. Hindi ako makapaniwala na pagkaraan ng ilang taon. Wala pong pagsisisi sa mga mata ng nanay namin. At nakipagkita lang pala siya sa akin para umutang. At partida na ulit pa po yun ng maraming beses hanggang sa ako na ang tuluyang pumutol sa komunikasyon namin.
Hindi lang po ako galit sa kanya kundi kinamumuhian ko siya, Papa Dudut. Alam kong masamang magtanim ng puot sa sarili mong magulang. Pero hindi niyo ako masisisi kung wala na akong maramdamang mabuting bagay ni pagrespeto sa dalawang taong nagdala sa amin ng kapatid ko sa mundong ito. Mabuti na lamang at nandyan pa rin si Tony. Mabuti na lang at meron pa rin akong kakampi. Lalo na sa mga panahong malapit na akong sumuko at bumigay. Ate Chona, may tanong ako. Ano yun? Pero pengi muna ako niyang kinakain mong turon. Mukhang masarap eh. O eto. So, ano yung tanong mo? Di mo pa ba naiisipang mag-asawa? O kaya bumuo ng sarili mong pamilya? Hindi. Tsaka may pamilya na ako. Ikaw. Iba naman ako eh. Yung ibig kong sabihin, yung bang magkaroon ng asawa tsaka mga anak. Bakit mo naman natanong yan? Naisip ko lang na baka gusto mo nang lumagay sa tahimik pero nag-aalangan ka lang kasi pinag-aaral mo pa ako. Kung yun yung rason, nako, huwag mo ko isipin. Go lang ate. Pwedeng-pwede ka naman mag-asawa eh. Mag-working student na lang ako. Asawa agad? Eh wala pa nga akong boyfriend. Eh di mag-boyfriend ka na muna. Wala bang nanliligaw sa'yo? Meron, pero wala pa sa isip ko. Hindi pa ako ready. Ganun? Huwag mo sanang mamasamay natin ha. Eh, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Gets ko naman, and don't worry, hindi ko minamasama. Pero sabi ko nga, hindi pa ako ready. Hindi ko rin alam kung kailan ako magiging ready para pumasok sa relasyon o gustuhin pang bumuo ng sarili kong pamilya, Tony. Ha? Anong ibig mong sabihin, ate? Hindi ko kayang magkaroon ng anak kasi pakiramdam ko napakalaking responsibilidad nun. At kahit na laging sinasabi ng iba na kakayanin, hindi ko pa rin gustong subukan. Kung ganun, ayos lang sa yung tumandang dalaga? Sa ngayon, oo. Walang kaso. Kung may dumating, ayos lang. Pero kung wala, ayos pa rin. Ewan ko ba? Pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan natin kina nanay at tatay, parang natakot na akong maging magulang. Pero hindi mo naman sila tutularan, di ba? Magiging mabuting nanay ka naman sa magiging anak mo. Oo, pero hindi ko pa rin kayang ibigay yung 100% ko kasi simula pagkabata, kulang na talaga ako eh. At ayokong isipin na mapupunan ng pagkakaroon ng anak yung pagkukulang na yon, Tony. Hindi ko sinasara yung puso ko na magmahal pero wala akong planong magsilang ng anak sa mundong to. Hindi naman siguro yun makasarili, di ba? Hindi naman. Ibig sabihin lang nun, matapang ka. Kasi mas pinili mong hindi ipasa sa magiging anak mo yung trauma na daladala mo. Thank you kasi naiintindihan mo. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo yung mga choices ko. Oo naman ate, naiintindihan kita. Curious lang naman ako kaya ako naitanong. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, basta hindi yun makakasama sa'yo at sa ibang tao, asahan mong susuportahan kita. Simula pagkabata, lagi ka nasa tabi ko eh. Ngayon, ako naman yung magiging kakampi mo. Ako rin, Tony. Nandito ako lagi para sa'yo. Pwede mo akong hinga ng payo o sandalan sa mga panahon na kailangan mo ng karamay. Ano't ano man yung mangyari, tandaan mo na hindi mo lang ako ate. Kaibigan mo rin ako. Alam ko naman ate na hindi lang kita kapatid eh. Para na rin kitang best friend. Partners in crime nga tayo, di ba? Grabe. Hindi talaga nakakapagtaka na ako yung paborito mong kapatid eh. Ikaw lang naman talaga yung kapatid ko. Liban na lang dun sa mga half-siblings natin kina nanay pero ikaw talaga yung paborito ko. Dapat lang kasi magtatampo ako kung hindi. Sige, magtampo ka. Hindi ako marunong manuyo. Ay, ate. May isa pa pala akong tanong. Ano yun? Tungkol sa mga magulang natin. Napatawad mo na ba sila? Kung ako kasi yung tatanungin mo, oo, napatawad ko na. Mga magulang pa rin kasi natin sila eh, kahit pagbalibalik ta rin natin ang mundo. Napatawad ko na rin sila, matagal na, lalo na si nanay. Pero hinding-hindi ko pa rin makakalimutan yung mga ginawa nila sa atin. Siguro kahit anong gawin ko, kahit hanggang sa libingan ko, palagi ko pa rin maaalala yung sakit at lungkot na kagagawa nila. Hindi sila naging mabuting magulang pero hindi ibig sabihin na magiging masamang anak na tayo sa kanila. Napatawad ko na sila pero yung pagmamahal ko sa kanila,
hindi na ganun kalalim. Ako rin naman ate may tampo pa rin sa totoo lang. Pero sana dumating na yung araw na magkaroon tayong lahat ng peace of mind. Kahit na hindi nabuo yung pamilya natin. Para sa akin, hanggang nandyan ka, hindi ako nawala ng pamilya. Para sa akin, buo pa rin yung pamilya ko, Tony. Yan din yung eksaktong pakiramdam ko, ate. Kasi kung ako yung pinaka-paborito mong kapatid, para sa akin, ikaw ang pinaka-the best na ate sa buong mundo at sa balat ng lupa. Sana, lagi kang iingatan ng Diyos. At sana, paulan ng kanya ng blessings kasi deserve na deserve mo yun, ate. Deserve natin lahat ng blessings ni God, pati na rin yung peace of mind. Simula noon hanggang ngayon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat, Papa Dudut. Hindi na po ako yung klase ng tao na naghahangad ng malaki at magarbong bagay o pangyayari sa buhay ko. Basta ang laging laman ng mga panalangin ko ay ang kaligtasan ng kapatid ko at katuparan ng mga pangarap niya sa buhay. Hindi nagtagal ay napagtapos ko na nga po sa college si Tony at sa kasalukuyan ay working na po siya. Magkatulong rin po naming tinataguyod ang tatay naming may sakit habang unti-unting pinapagawa ang bahay namin. Kung tatanungin niyo ako kung meron pa akong balita sa nanay ko ay wala na po. Tuluyan ko na pong pinutol ang komunikasyon namin sa isa't isa dahil mukhang hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niyang pang-iwan sa amin noon. Tapos ay mukhang ginagamit niya lamang ako dahil paulit-ulit po siyang nangungutang sa akin samantalang ni Singkong Duling ay wala siyang inabot na pambayad. Ayoko na pong magkaroon ng kaugnayan sa kanya kahit nanay ko pa siya. Pangatawanan na lamang niya ang pagalis niya at huwag na huwag siyang babalik sa buhay namin. Hindi po madali ang pinagdaanan na namin dahil produkto kami ng broken family at incompetent parents. Pero hindi ibig sabihin ay nagmana na kami sa kanila. Araw-araw lagi naming ini-improve ni Tony ang sarili namin para maging mabuting tao. At kung sakali naman na maisipan na naming magdala ng bata sa mundo, hindi kalungkutan at pang-aabuso ang maipamana namin sa kanila. Sa halip ay mapuno namin ng pag-ibig ang kanilang kabataan. Lagi naming sinasabi ng kapatid ko na habang tumatanda ang tao ay dapat pasulong at hindi paurong. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang sulat ko. Malaking bagay po yun sa amin ang kapatid ko at sana marami ang naantig sa aming kwento at meron din kaming na-inspire. God bless po sa programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chona. Walang perpektong magulang pero hindi yon nangangahulugan na idadamay na natin ang ating mga anak sa mga kakulangan natin. Hindi mapipili ng mga anak natin ang mga magulang na kalalakhan nila. Kaya naman araw-araw ay ibigay natin yung best version ng ating sarili upang maitanim natin ang pag-ibig sa puso nila. Sa ganung paraan ay babaunin nila yon sa kanilang pagtanda. Mga kabarangay, sa bahay natin mag-uumpisa ang paglinang sa ating mga anak. Iyakin natin na imomolde natin silang buo, matatag at matibay ang pundasyon. Malaking bagay yun upang magkaroon sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Ang mga bata para silang mga piguring babasagin. Dapat ay iniingatan at hindi sinasaktan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.